Narito na ang malalaking balita sa mga oras na ito dito sa PNA Headlines. Pumirma ang Department of Transportation at ang Sumitomo Corporation ng kasunduan na magpapalawig sa kontrata para sa rehabilitasyon at pagkukumpirmi ng MRT3. Sa ilalim ng kontrata, pangungunahan ng Sumitomo ang pagsasaayos ng mga tren ng MRT3, katuwang ang partner nito na Mitsubishi Heavy Industries. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na determinado ang gobyerno na panatilihing ligtas, maginhawa at maayos ang papublikong transportasyon sa bansa, lalo na para sa mga bumibiyahe sa kahabaan ng EDSA. Pinirmahan din ang 30 buwan na pagpapalawig sa Rehabilitation and Maintenance Supervision Consultant Contract ng Oriental Consultants Global Company at Tonichi Engineering Consultants hanggang Oktubre 2025. Sakop nito ang pangangasiwa sa rehabilitasyong ginagawa ng Sumitomo. Nagpasalamat naman ang DOTR sa gobyerno ng Japan at sa Japan International Cooperation Agency o JICA sa patuloy na pagsuporta nito sa operasyon ng MRT3. Hinirang ng Department of Transportation si Attorney Hector Villacorta bilang officer in charge ng Land Transportation Office. Si Villacorta ang pumalit sa nagbitiw na hepeng si Jose Arturo Togade. Siya ay tumatayong Assistant Secretary for Communications ng DOTR. Dati siyang Chief of Staff ni dating Senate President Vicente Soto III at Administrador ng Philippine Veterans Affairs Office. Opisyal na babakantihin ni Togade ang kanyang pwesto bukas, Hunyo 1, matapos magbitiw dahil sa pagkakaiba ng pananaw sa trabaho ng DOTR. Maghahanap pa ang Pilipinas ng alternatibong labor market sakaling hindi agad maresolba ang entry at labor ban at mapang-issue nito sa Kuwait. Umaasa si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega na mapaplansya ng Pilipinas at Kuwait ang mga di pagkakaunawaan nito upang maibalik sa normal ang sitwasyon ng mga OFW. Ito ay sa kabila ng pag-iit ng Pilipinas na wala itong nilalabag na batas sa pagprotekta nito sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Kuwait. Tiniyak ni De Vega na hindi gagantihan ng Pilipinas ng deployment ban ang pagbawi ng Kuwait sa entry at work visa ng mga Pinoy. Samantala, maghahanap ang pamahalaan ng alternatibong pagpapadalhan ng mga manggagawang Pinoy. Iniulat naman ng Department of Migrant Workers na naghahanap ang Saudi Arabia ng 1,000,000 skilled workers mula sa Pilipinas sa susunod na 2 taon sa ilalim ng isang panukalang special hiring program. Nasa 200,000 Pinoy ang nakatira at nagtatrabaho ngayon sa Kuwait. Sa kauna-unahang pagkakataon ay bubuksan sa publiko ang mga makasaysayang istruktura na matatagpuan sa loob ng Malacañang Complex sa Maynila. Kasabay nito, inanyayahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na bumisita sa Malacañang Heritage Structures simula bukas, June 1. Binuksan kahapon ni Pangulong Marcos ang mga heritage structures na kinabibilangan ng Bahay Ugnayan Museum, Goldenberg Mansion at ang Teos Mansion. Inilarawan ng Pangulo ang Goldenberg Mansion bilang isang napakagandang lumang bahay na binili ng kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Ginamit ito bilang guest house para sa ilang mga formal functions sa palasyo. Matapos ito ay binili ang Teos Mansion na ginawang presidential museum. Sa Bahay Ugnayan Museum naman ay matutunghayan ang naging buhay ni Marcos mula sa kanyang pagkabata hanggang sa mahalal siya bilang Pangulo ng Bansa. Sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos, layunin ng Malacañang Heritage Tours na pangalagaan ang mga katangi-tanging ambag ng mga nakaraang presidente ng Pilipinas sa pagbuo ng bansa. Libreng makakapasok ang publiko sa Malacañang Heritage Tours simula Hunyo 1 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ding mag-avail ng isang guided tour sa pamamagitan ng pagpapareserve sa pamamagitan ng email o pagtawag sa telepono. It is now open to the public. I invite everyone to come and join. Puntahan ninyo, lalo na yung ating mga estudyante na nais makita ang lahat ng mga pangulo ng ating republika. Ay nandiyan lahat, nandiyan yung kwento ng konting kwento ng kanilang buhay. At ngayon ay officially open na, and that is why I am inviting everyone to come and if you are in this part of the city, to come and visit it. I think it's very educational, definitely. It's free, by the way. We don't charge an entrance fee. So come one and come all. And I think that you will find it very, very interesting. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency.
Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondoc, magandang hapon.